Hello, welcome back to my YouTube channel. It's me, Tita Is Vlog. Ayan po. Ang video ko po ngayon is yan po yung umaga pa lang na nagsisimula na pong umulan. Medyo lumalakas-lakas na po yung ulan at kami po ay nakikiramdam dyan kung talaga bang patuloy na lalakas yung ulan at magkakaroon ng hangin. So lumabas po ako at tinignan ko po yung buong paligid kung talaga bang lalakas na yung ulan. Ayan po. Bisitahin ko lang po yung mga tanim namin dyan sa paligid. Nakakalungkot po kung sila ay magkakanda, tumba at masisira dahil sa bagyong paparating. At sana nga wag namang lumakas, ano, yung normal lang na ulan talaga. At pray lang po tayo na maging safe po tayong lahat. At yan nga po, talagang ako ay nalulungkot na dahil papalakas na po yung ulan at medyo may kasama na pong hangin. Talagang totoo na ano, bagyo. Ayan, nire-rescue po namin yung aming mga kambing sa baba kasi tumaas yung tubig. Ha? Pa? Ano? Adang, tulungan mo sila, Dang. Kompleto yung kambing. Ha? Andito oh. Si Palito. Kawawa man, mga alagang kambing. Baka mag-iba yung mesa. Kompleto na ba? Hindi, naghahapon si mga manok. Ay, yung mga tandang gum. Ha? Itong nasa halangkaw? Yung tatlong nakatali, nakuha niya? Kasama si Dudang, tumulong. Sa pagbuhat ng kambing. Nabulsot yan ka na dito. Saan ka nabulsot? Yan o sa may baba, malalim ito. Malalim na pala, alak ko mo, bababa. Asan yung cellphone mo? Yung cellphone mo, di nabasa? Oh, wala kang dala. Dang, salamat ha. Ayan. Tulong namin si Dudang. Ganito na kalakas yung tubig dito sa amin around 11 o'clock hanggang 1 p.m. po. Ito po mga katita kong nanay, kinabukasan na po ito after ng bagyo pero hindi pa rin po totally umaalis ang bagyo. Inayos lang po namin yung mga alaga naming kambing. Nilinis po namin dito sa harap namin ng bahay kasi
para po maging maayos at mabawasan ng konti ang aming basura na dulot ng bagyong si Christine. Tulong-tulong po kami maglinis dito at yung aking asawa. Dinala na niya yung mga alaga naming kambing doon sa pastulan dahil gutom na sila. Naghahanap na po sila ng makakain. At ako naman po is naglinis, tinanggal yung mga basura na umagos dahil po dala ng baha. Baba muna po tayo doon sa pagalaan ng baka at ng kambing. Titingnan po natin yung sitwasyon doon kung talagang pwede nang iwanan yung mga alagang kambing doon. At yun nga po, kung makikita po ninyo itong place na ito kagabi, kayo po ay matatakot dahil sobrang lalim na po ng tubig dito. Kaya nagmamadali po kami talagang i-rescue yung mga kambing. Lumangoy-langoy na po yung anak ko dyan, si Dennis, at pati din si Dudang kasama kagabi na nag-rescue ng kambing. Kasi magkakandalunod na po yung kambing kasi biglaan po talaga yung pagtaas po ng tubig kasi nagsalubong na po yung ilog sa yung tubig sa ilog at nang sa irrigation. Kaya ayan, makikita nyo po may tubig pa. Yan, kasama natin si Ma'am Denise para tingnan kung tama na ba na iwanan yung mga alaga doon. Ayan po ang mga katita kong nanay. Kung makikita nyo yung mga damo basang-basa pa dahil sa sobrang tubig niya kagabi at malalim. Papunta po tayo dun sa bahay ng kambing. Ayan, nakikita ko na po na meron pa ding tubig, pero siguro sana mawala na talaga yung tubig na nandiyan para tuluyang makapanginain yung mga alaga naming kambing kasi sobrang gutom na po talaga sila. Dahil kahapon po hindi pa po sila masyadong nakakain at ulan na nga po ng ulan. Alam nyo naman po yung mga kambing, takot po yan na mabasa sila. Kaya, ayan, mga nakakalungkot talaga kasi hinahanap niya yung kanyang sisiw. O kawawa naman yung alaga namin pabo, hinahanap niya yung kanyang mga sisiw. Yun, hindi po nakasurvive yung mga sisiw pati yung sa manok na matay. Yan, nakita po ng asawa ko nakasabit dyan sa mainit na ngayong umaga. Ayan o, mga katita kong nanay. Yan, tubig po yan. Dyan po nagsimula na tumaas yung tubig. Dahil ang kabila po niyan is ilog na. Yan po yung bahay nila. Binigyan na lang ng dahon ng saging ng asawa ko para kainin ng mga alaga naming kambing. Ayan, nakikita nyo po, maputik pa nga po siya, hindi pa masyadong nalilinis. Kung hindi naman talaga siya mababasa, kaya lang yung tubig po yung naging problema dyan. Kasi tumaas po yung tubig, hindi po pwedeng iwanan talaga. Kaya kami po ay nag-abang-abang. Ayan, tubig pa po yung kabila na yan, makikita nyo. Kaya grabe ang iniwan itong bagyong si Christine dito sa Kabikulan. Tulong-tulong po kami dyan na naglilinis dahil sobrang dami po talaga ng mga dahon. Tapos yung lamesa po na nilagyan namin ng mga kambing para tungtungan po nila, sinilinis namin. Ayan, nakikita nyo po yung irrigation, talagang mataas pa po yan pero umapaw po yan dyan sa may kalsada. At yan nga pong bahay na yan is nangalahati po yung tubig dyan. Bahay po yan ang hipag ng asawa ko, talagang sobra yung tubig dyan.
Binisita din po namin yung tulay na dinadaanan nila Dodong papunta dito sa amin. At sa mga oras na yan, hindi pa po talaga siya totally pwedeng daanan kasi ayan po kung nakikita niyo yung mga tao. Hawak-hawak kamay sila para tumawid sa tulay. Medyo delikado nga po pero okay naman na po sila na tawidan. Kaya lang yung mga sasakyan hindi pa po pwede.